ito po yung mga considerations natin sa pagpapakain ng tilapia. Number one po is yung feeding habits, forms or types of feeds, the pellet size, feeding ratio, feeding schedule, methods of feeding, paano tayo kumuha ng average body weight, FCR, and then pointers in feeding. Consideration tayo na dapat gawin para ma-achieve natin yung objective ng nutrition. So, number one kasing objective ng nutrition is yung ma-attain natin yung maximum growth niya and then maximum yield, minimum waste, and then number four is yung makuha natin yung reasonable cost, and then number five, syempre, yung kumita tayo, yung maximum profit. Sa mga ikinukonsider natin sa pagpapakain, unang-una yung feeding habit. Ang tilapia ay, they are plankton feeder. Ano pong ibig sabihin nun? Sila ay kumakain ng mga natural food na present sa pan. Then number two is yung they are daytime feeder. Ano ibig sabihin nito? Sila ay active kumain pagka sa araw. And then another one is yung sa feeds. Unang-una dito yung fry mass. So, ito yung klase ng feeds na pino na ibinibigay natin sa ating mga alagang isda kapag ang bigat niya is nasa 0.1 gram to 0.5 grams. Ibig sabihin, pag maliliit pa yung isda natin, dapat pakainin natin siya ng fry mass. And usually, ibinibigay ito sa first month culture. Another one is yung starter. So, ibinibigay natin ito sa ating mga alagang isda kapag ang bigat na ng ating isda is nasa 5 grams na siya, 5 grammers. Usually ito, ika-second month. And then the third one is yung grower, pag 50 to 150 grams na yung ating isda. Binibigay, and ika-third month. Yung number 4 natin is yung finisher. So, binibigay natin ito sa ating isda kapag ang bigat na niya ay nasa 150 grams and above. Usually ito yung ika-fourth month na. Isa sa mga ikinukonsider pa natin sa pagpapakain natin is yung size ng feeds o yung laki ng feeds na ating ibinibigay sa ating mga alagang tilapia. So, dapat po, ang ibinibigay natin sa kanya ay yung akma, kama doon sa laki ng kanyang bibig. Pang number 5 considerations in feeding ay yung tinatawag natin na feeding ratio or yung dami ng ating ipapakain sa ating isda bawat araw. Base sa kanyang bigat, sa weather conditions, kung may natural food ba doon sa palaisdaan, at saka yung temperature and dissolved oxygen. Sa pag-compute natin, meron tayong dalawang strategy, yung tinatawag na supplemental feeding or with fertilization. Dito po, pagka with fertilization tayo and with supplemental feeding, pag maliit pa po yung isda natin, usually po ang atin pong percent biomass na ginagamit is yung 10 to 15% ng kanilang weight. So, habang lumalaki po yung ating isda, lumiliit po yung percent biomass na ginagamit natin para sa pagko-compute. Pangalawa po yung sa intensive feeding po, ito po yung mas mataas po ang percent biomass na atin pong gagamitin, 30 to 15% ng kanilang body weight. So, since wala po kasing natural food na present doon, complete feeding po ang ating gagawin, kaya mas mataas po yung body weight ng isda na gagamitin natin. And then, i-consider din po natin yung schedule sa feeding. Pagka po maliit pa ang ating mga isda na inaalagaan, dapat po ay at least minimum po is 4 to 8 times po ang ating pagpapakain. So, habang lumalaki po yung ating isda, pwede na po siya sa 2 to 4 times, 2 to 3 times per day. Feeding methods po, ito yung mga pamamaraan kung paano natin pakakainin. Meron po tayong number one, tinatawag na broadcasting or hand feeding, o sa Tagalog po, sabog. So, tayo po mismo ang naghahagis nito sa palaisdaan. So, ang formula po ng pagkukompute natin ng ating pagkain is yung daily feed requirements or yung DFR natin na tinatawag is equals to average body weight ng isda times yung total stocks ng ating isda times yung feeding rates or yung percent biomass and then the percent survival. So, yun po yung ating formula na gagamitin para makuha natin kung ilang kilograms or ilang ganong kadami yung ating ipapakain sa bawat araw. At ito po ay
atin pong dinidivide sa kung 3 times po tayo magfe-feeding, pwede pong 25% sa umaga, 50% sa tanghali, and then 25% sa hapon. Isa po sa napakahalaga o importante nating dapat tingnan sa ating pag-aalaga ng isda is yung FCR or yung feed conversion ratio na tinatawag. Ito yung dami ng feeds na kinain ng isda na na-convert into flesh. Ilang percent ba? Ilagaan pa dami yung kinain niya? For example po, sa isang kilong tilapia, ilang kilong feeds yung kanyang kinain. So dito pa lang po, makikita na natin na kung sa feeds ba, kumita na tayo o hindi. Pag nakakuha tayo ng FCR na mataas, hindi po maganda yung ating pag-aalaga ng ating isda. Meron po tayo dito yung pointers in fish feeding. Unang-una po, dapat ay lagi natin siyang pakainin sa tamang yung same time, same part of the pond. Kasi natuturuan po ang ating mga isda na kumain. Every 9 o'clock, for example, tayong magpakain, edi 9 o'clock, nasasanay po sila na pag ganun ay pumupunta na sila dun sa area na kung saan doon tayo nagpapakain. Pangalawa is yung huwag tayong magsobrang magpakain. Kasi po, pagka nasobrahan tayo ng pakain, yung mga sumobrang pagkain na hindi nila nakain, yan po yung sisira sa kalidad ng ating palaisdaan, sa quality ng ating tubig. Then number 3, lagi po nating dapat i-monitor yung ating water quality, yung dissolved oxygen, and then the temperature. Kasi po, kung masyadong mababa na ang dissolved oxygen, huwag tayong magpapakain. Kasi very stressful sa kanila. Ganon din po sa temperature. Pag mababa ang temperature, hindi po sila ganon ka-active. So habang pataas po ang temperature, tumataas ang dissolved oxygen, favorable po para sa mga isda na kumain ng mas maganda o mas marami. Huwag po tayo magpakain ng ating isda 24 hours before harvesting or transporting. Pagkakaroon po ng mortality. So dapat po, malinis po ang ating palaisdaan, mas ma-absorb ng mga plants, ng mga damo, yung mga nutrients na available dun sa pond. Sa halip na ito pa yung magiging pagkain, source of food ng ating mga isda. And then, lagi po tayong mag-record ng ating mga observations. Nagre-record tayo ng mga ipinapakain natin, gano'n ba kadami. At may mga mortalities ba, observations, weather conditions. Kasi po yan po ang magiging basis natin kung sa the end ng culture natin ay kumikita pa tayo, ito yung magiging reference natin. Avoid overstocking the pond. Yung mismo pong pag-i-stock po kasi natin ng sobra-sobra sa palaisdaan ng mga isda, hindi rin po siya maganda dahil ito po yung nagko-cause din po na minsan pag hindi tama ang ating management, hindi natin naibigay yung tamang pagpapakain, tamang ganda ng kalidad ng tubig, hindi po rin magiging maganda yung ating ano.